tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, kumusta na ang pag-uusap ninyo ni Lando? Nagkumustahan. Nagulat nga siya nung malamang naririto na ako sa Australia eh. Hindi makapaniwala. Hinanap pa ba ako nang makausap ka? Oo. Kinukulit nga ako. Naibigay ko rin sa kanyang ibang cellphone number mo. Kung meron ka pang ibang cellphone. Sabi ko, wala. Ang mabuti pa, sa susunod na magkausap kayo, sabihin mo sa kanya na may boyfriend ako at binigay ko na sa iyo ang cellphone ko. Kaya hindi ko na siya makakausap pa. Ano? Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Friend, kaibigan ko din si Lando. At kahit papaano, malulungkot din ako na masasaktan ko siya. Pero ano magagawa ko? Hindi ko siya type. Eh, wala yung hinahanap ko sa kanya. Kaya kung ayaw mo sa kanya, udi, iwanan mo rin siya. Dahil wala talaga siyang aasahan sa akin. Oh, ayan. Oh, tumatawag si Lando. Pakisagot. Anong sasabihin ko? Sabihin mo, tawagan ka sa number mo para doon na lamang kayo magkausap at aalis na ako. Julie? Sige na, sabihin mo na tawagan ka na niya sa number mo para makaalis na ako. Anak, mabuti naman at maaga kang umuwi ngayon. Hindi ka na dapat pumupunta pa sa mga ganong lugar. Huwag na kayong mag-OA, Mama. Hindi naman lahat ng disco house ay may ganoong kaso eh. Nagkataon lang. Siguro naman eh, magtatanda ka na ngayon. Papa naman! Kalalabas ko lang ng kulungan eh. Bubungangaan mo na ako. May hindi niyo pa ako kinukumusta eh. Asya nga naman, sweetheart. Hindi mo pa nakukumusta ang anak mo eh. Sinisirmunan mo na kaagad. At kailan pa natin yan? Pagagalitan o didisiplinahin? Tingnan mo nga ang nagyari sa kanya. Kay babaeng tao eh, nakulong! Sweetheart, pwede pa. Pagpahingain mo muna ang anak natin. Ang mabuti pa anak, pumasok ka na sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka na. Yan. Iyan ang hirap sa'yo eh. Kaya lumaking matigas ang ulo niyang anak mo oh, dahil sa kinukonsinti mo. Hindi ko naman sinasabi. Ayawan ko sa'yo. Bahala ka lang dyan sa anak mong yan. Akong nadisgrasyan ulit, bahala na siya. Tinutulak mo kasing magtrabaho yung anak mo para makipagukulan siya ng pansin at hindi kung ano-ano lang ang ginagawa sa buhay niya. Ha! Nasasayang lang oras niya. Pati pera ko nasasayang! Hello, Inay? Anak, kumusta ka na dyan? Okay lang naman po, Nay. Siya nga po pala, Nay. Ipapadalo ko yung pera ninyo. Kunin nyo na lamang po sa Money Remittance Center. At bumili rin po kayo ng damit ninyo. Pati polo ni Tay. Ay, ang anak ko talaga, oo. Hindi kami nakakalimutan. Pero isipin mo rin ang sarili mo, anak. Mag-ipon ka. Nay, siya nga po pala. May balita na ho ba kayo kay Elsa? Ay, oo, anak. Nasa Australia na pala ang kaibigan mong yon. Kaya pala, hindi ko na siya nakikita. At alam mo ba, na nakulong si Julie? Ho? Ang sabi ko,
yung kursunada mong ligawan noon ay nakulog doon sa Australia. Sino may sabi sa inyo, Nay? Ay naku anak, huwag mo nang alamin. Dahil may kasabihan, may pakpak ang balita. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lamang ng ibang liligawan. Dahil ayokong magkaroon ng ex-convict na manugang. Anak, nariyan ka na pala. O, kumain ka na pa. Ah, ma, pahingi po ng $500. Ha? Eh, ano na ba ng paggagamitan mo ng malaking halagang yan? Dadalo lamang ako ng party ng kaibigan ko, ma. Anak, dahil sa pagsama-sama mo sa mga kaibigan mo, kaya ka na aksidente. Ma, pwede ba? Ibigay niyo na lang ang hinihingi ko. Nagmamadali ako eh. Mo siyang bibigyan. Ha? Papa naman. Ano na naman bang gagawin mo pag gagawin mo sa pera, ha? Pwede ba? Tama na ang sermon. Nagmamadali ako eh. Ma, akin na yung $500 na hinihingi ko sa iyo. Hindi. Huwag mo siyang bibigyan. Ano ka ba naman? Kay mama ako humihingi. Hindi naman sa'yo. Pipigilan niyo si mama. But, tingnan mo nga yung katwiran mong yan. Kung makasagot ka sa maghulang. Eh, makita ayaw sige bigyan na. Eh. Bigyan niyo na yung hinihingi ko para makalis na ako sa bahay na to. Eh, di umalis ka. Sweetheart na bad. Sige. Kampihan mo na naman yung anak mong yan. Ibigay mo na naman ang gusto niya para lalong tumigas ang ulo. Ayun, pinaandar na ni Papa ang sasakyan niya. Ibig sabihin, babalik na siya sa trabaho niya. Oh, ayun, umalis na si Papa. Pagkakataon ko na to, lalapitan ko na si Mama para kunin ko sa kanya ang hinihingi kong pera. Mama? Mama? Ah, bukas yan, anak. Pumasok ka na. Ah, Ma? Umalis na ho ba si Papa? Oo. Tinawagan na siya ng manager ng kumpanyang pinaglilingkuran niya. Ah, sige na mama. Ibigay niyo na sa akin yung $500 para mabili ko na yung gusto kong bilhin. Pero anak, baka kung ano naman ang masamang mangyari sa'yo. Hindi na ho ako makikipag-disco. May pupuntahan lang kami ng markada ko. Mangako ka muna sa akin. Hindi ka na makikipag-disco kailanman. Hindi na talaga, Mama. Pangako. Pupuntahan lang namin ng bahay ng isa naming barkada. Kaya sige na. Akin na yung $500 na hinihingi ko sa'yo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Aalas 10 na ng gabi. Pero hanggang ngayon, wala pa rin si Judy. Nasaan na naman kaya ang batang yun? Tita? Oh, Elsa, nandyan ka na pala. Salamat naman at dumating ka na. Malalim na po ang gabi. Hindi pa pala kayo natutulog? Hindi pa kasi ako dalawin ng antok, iha. Oh, teka. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Eh, tatlong na po kasi ang trabaho ko, tita. Kaya gabing-gabi na po ako laging dumarating. Ha? Tatlo na ang trabaho mo? Oho. Yung dati kasing dalawang trabaho ko ay naging tatlo na. Kaya halos hindi na ako makaka-uwi dito. Ganun ba? Mabuti ka pa at trabaho ang nasa isip mo.
Hindi ka tulad ng anak ko. Laging nasa barkada. O ito nga't hinihintay ko siya. Naku, tita. Huwag na ho ninyong hintayin si pa si Judy. Umaga na ho yun uuwi. Dahil niyaya siya ng isa niyang kaibigan. Ha? Opo. Kausap ko siya kanina sa phone. At ang sabi, baka bukas pa raw siya uuwi. Na naman! Bakit daw siya pupunta? Birthday daw kasi ng kanyang kabarkada. At mag-iinuman yata sila. At sa kabilang estate pa po ang bahay ng kabarkada niya. Kaya't mapupuyat lamang kayo kung hihintayin pa ho ninyo siya. Tita, kahit hindi kayo magsalita, ramdam ko na may problema kayo. May tutulong po ba ako? Oo. Sana kung hindi mo mamasamain, hihingi sana ako ng pabor sa'yo, iha. Kahit ano po, tita? Pwede bang kumbinsiin mo ang anak ko na magtrabaho? Please, naiintindihan kita kung nagdadalawang isip ka. Pero alam ko, ikaw lang ang pwedeng niyang pakinggan. Dahil bukod sa kaibigan ka niya, medyo matagal-tagal na rin ang samahan ninyong dalawa. Pero tita, hindi kaya masamain ni Julie? Halimbawang pagsabihan ko siya? Hindi ko alam. Pero kung talagang itinuturing mong kaibigan ng anak ko, i-encourage mo siya na magtrabaho para sa sarili niyang kapakanan. Dahil hindi na kami bumabata pa ng kanyang ama. Oh, sige po. Kakausapin ko po siya. Salamat ng marami. Alam ko, makikinig ang anak ko sa'yo. Sana naman kaya natulog yung anak kong yun. Hindi na siya umuwi kagabi. Tita, alis na po ako. Kailan ka naman uuwi dito, iha? Sa susunod na linggo naman po, tita. Kung bumili ka na kaya ng sasakyan mo, para hindi ka na mahiraman sa pagkukumyot. Naipadadala ko kasi sa Pilipinas ang ibang pera ko, kaya kunti pa lang ang ipon ko. Mag-car loan ka na lang. Total, kaya mo na rin. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbaback up sa'yo. Salamat na lang po, tita. Pero ayoko po ng utang. Kasi mataas ang halaga. Hindi bale. Tatlo na po ang trabaho ko. Ilang sauran lang, ay makakabili na rin po ako ng sarili kong sasakyan. Napakabait mong bata talaga. Sana nakuha man lang ng anak ko ang kahit 1/4 sa katangian mo. Masaya na ako. Lahat po ng tao ay may kahinaan, tita. Mayroon din po akong kahinaan. Nagkataon lamang na magkaiba kami ng kahinaan ni Judy. Siya nga po pala, tita. Aalis na po ako. Nabanggit ko na rin po yun kay Judy ang pag-alis kong ito. Kaya, alam ko po na iisipin niya yun. Sige po, tita. Alis na po ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Elsa Braganza. Siya na kaya ito? Maraming Elsa Braganza sa Facebook na ito, pero si Elsa na kaya itong pangalan na ito?
Aso naman kasi ang litrato niya dito, yung propa niya. Diga. Madali nga kung pag-asaan nito. Dagupan City, Philippines. Siya na nga kaya ito. Taga-ibang bansang karaniwang Ilasabagansat. Ang iba naman, taga-ibang probinsya. Siya na nga siguro ito. Kasi siya lang may address ng Dagupan. Taga, titignan kong mga ibang friends pa niya. Kung may makita akong kakilala ko na friends niya. Kasi siguro kung si Elsa na nga ito, Braganza, nakakilala ko. Hindi naman ako nakatulog dahil sa kakahintay ko sa aking anak. Oh, ano kaya ang... Elsa! Tita! Anong ginagawa mo? Anong ingay ang naririnig ko? Tita! Tita, hindi ba pala kayo natutulog? Oh, umaga lamang kayong nagising. Ay, hindi nga ako makatulog dahil hanggang ngayon, hindi pa umuwi si Julie. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Bakit may mga bags ka at mga damit mo? Kung kasi tita, iniimpake ko ang mga damit ko. Aalis ka na ba talaga? Opo tita, masyado po kasing napapagod ako sa pagkakamute. Malayo itong bahay niyo sa workplace ko. Oh, ano? Uwi ka na? Ano ka ba naman? Ngayon pa nga lang tayo nagsimula ulit eh. Nung isang araw pa tayo dito, hindi pa nga ako nakakawi. Hindi pa nga ako nakakaligo. Problema ba yun? Marami akong t-shirt dito. Asyo dyan. Isuot mo na. May bago rin akong underwear. Suot mo na rin. Huwag ka na muna umuwi. Ano ka ba? Sa bagay, ano nga naman ang gagawin ko sa bahay? Malulungkot lamang ako dun. Oo, sige na. Kunin mo na ang bihisan mo sa kwarto ko. At maligo ka na. Pagkatapos, siya tayo ulit. Sige ah, pero uuwi ako pagkatapos. Kasi alam mo na, walang kasama si mama. Bahala ka. Basta siya ka muna bago ka umuwi. Para hay ang pakiramdam natin na naman. Nasaan ako? Si Shane nakatulog nang nakaupo sa sofa. At si Belia naman, katabi ko siya. Tama na naman yata kami kagabi. Ang mabuti pa, uuwi na ako. Baka hinahanap ako na ni Mama. Tulad ng dati, malungkot pa rin ako. Lahat na lang ng klase ng bisyo, ginawa ko para lang punan ng karungkutan ang nararamdaman ko. Pero wala pa rin epekto. Nag-grasya na ako lahat-lahat dahil sa pilit kong mawala ang kalungkutan ko. Pero wala pa rin nang nangyari. Ang mabuti pa, uwi na ako. Pero ano ba ito? Ano ako? Thank you.
ano ang mangyayari kay Judy? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan lagi kong natatakot.